in-emphasize ko yung discipleship lessons natin, yung tinatawag kong ECC Basics, yung 10 lessons. Una, pag ikaw ay Kristiyano, you should have the assurance of salvation, yun yung number one. Pangalawa, yung Word of God. Pangatlo, about prayer. Pangapat, worship. Panglima, fellowship. And then, you share your faith. Pang-anim, pang-pito, your talents, you use your talents, kasama yung ating resources, managing our resources, even including yung giving natin sa church, and then yung holistic ministry, and then creation care. Now, ang plan ko naman for the coming weeks, 10 lessons, so 5 lessons on models of evangelism. So, paano tayo mag-evangelize and then the content ng message natin. So, this time, makikita natin si John the Baptist kung paano siya nag-share ng message sa kanyang disciples na makita sa John 1:35 hanggang 37. Evangelizing to lead people to Christ. Pero bago yon, tingnan muna natin yung ating gold medalist, ano? Si Carlos Yulo. Nakikisaya tayo sa kanyang tagumpay kasi nasa listahan yung Pilipinas, ano? Yung umaabot minsan, number 90, number 22, number 30 something sa listahan ng mga may gold medals worldwide. So, kumakalat ito, ano, very fast yung pagkalat ng kanyang pagiging gold medalist. Now, ang challenge is kung paano natin din ikalat yung mas magandang good news, mas magandang balita. Inasmuch as we are very happy sa achievement ni Carlos Yulo, merong mas magandang balita na hanggang ngayon, even noon and even in the future, yun yung trending. Yung ginawa ni Jesus Christ, yung kanyang pagliligtas, yung gospel, yung good news. Alright? Lilipas itong, let's say, trending kay Yulo. Pero ang salita ng Panginoong Diyos, ang gospel of the Lord Jesus Christ, will continue to flourish. Can you say amen to that? At privileged po tayo na natanggap natin ang gospel. Ang challenge naman tayo naman yung mag-share sa iba. Sinulat ni John yung kanyang gospel of John. Sabi niya sa John 20:31. Wala dyan, ano? Pero basahin ko. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Ang main purpose ni Juan kung bakit niya isinulat yung Book of John is very evangelistic. That you may believe that Jesus is the Christ, and that by believing, you may have life in Him. Okay? So, ang main purpose niya is to convince people na manampalataya kay Jesus. At sa kanilang pananampalataya kay Jesus Christ, sila ay magkakaroon ng tunay na buhay in this life and in the coming life. The true essence of evangelism lies in exalting Christ so that others may see Him, be drawn to Him, and ultimately follow Him. Yan po yung pinaka-central message natin this morning, ano? Na si Kristo, yung pinaka-mensahe, makita ng tao, and then, later on, sundan nila si Jesus Christ. So ang tanong natin is, how can we faithfully fulfill our calling to evangelize in a way that truly leads others to Jesus Christ?
So ang tanong is, paano tayo mag-evangelize? To answer this, let's examine how John the Baptist presented Jesus to his disciples in John 1:35 hanggang 37. Isang modelo ng pag-evangelize yung ginawa ni John the Baptist. Okay? Sa John 1:35 hanggang 37. Una pong puntos na makikita natin, basahin natin sabay-sabay. The central message of evangelism, Jesus, the Lamb of God. So makikita natin sa experience ni John kung sino ang pinaka-central message when we share the gospel, when we evangelize. Jesus, the Lamb of God. Basahin natin ang sabay-sabay yung passage natin sa John 1:35 hanggang 36. Start. The next day, John was there again with two of his disciples. When they saw him passing by, he said, "Look, the Lamb of God." Right? Look, the Lamb of God. So ito yung kwento na nangyari when John was with his two disciples. Dalawa yung kanyang disciples. And then, nakita niya si Jesus Christ passing by. At ang sabi niya, tingnan niyo, behold, the Lamb of God. Ang Lamb of God dito ang tinutukoy ay si Jesus Christ. At nabanggit niya earlier na itong Lamb of God who takes away the sins of the world. Okay? Yung Lamb sa Old Testament, kinakatay nila, iniaalay nila. And that looks forward to the coming of Jesus Christ. Yung pagdating niya, once and for all, siya yung Lamb of God para mapatawad ang ating kasalanan. At the heart of every act of evangelism is the proclamation of Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Ito ay napakahalaga dahil it addresses the deepest need of every human being. We are all sinful, lost, and separated from God on a path leading to eternal damnation. Our condition is disastrous, and without divine intervention, we are without hope. Napakahalaga yung message about Jesus as the Lamb of God who takes away the sin of the world. Now, sa US ngayon, nagpapaligsahan si Trump at saka si Kamala Harris sa presidential race. Nabalitaan natin noon pa, no, si Trump may assassination attempt. Nadaplisan lang yung kanyang tenga. Okay? Ang tinitingnan ng mga tao, sila yung solusyon ng mga problema ng Amerika. Minsan, ganun din dito sa Pilipinas, mag-uumpisa uli yung pangangampanya later on, kasi mag-election din tayo next year. Pagkatapos, tinitingnan natin na ito yung ating inaasahan. Of course, minsan, meron silang kayang gawin. Pero kaya ba nilang patawarin ang kasalanan ng tao? Kaya ba ni Trump or ni Harris solusyonan yung kasalanan ng tao? Si Jesus Christ lang po ang may kaya niyan. Ginawa niya namatay sa krus as the Lamb of God para masolusyonan yung main problem of humanity, which is kasalanan. At praise the Lord, tayo po ay naabot ng pagmamahal ng Diyos at napatawad po tayo ng ating mga kasalanan. Can you say amen to that? At ito rin po yung central message na ating dadalhin.
na ang pinakapag-asa ng mundo ay si Jesus Christ. Inawit natin kanina, ikaw ang tagapagligtas. Sino yung tagapagligtas? Si Jesus. Jesus, ikaw na nga ang Diyos na mapagpatawad. Dugo mo ang pinambayad. Okay? Pinatawad tayo dahil ang kanyang dugo, ang kanyang pinambayad. Sa amin, ika'y lumapit, tinanggap ang pasakit. Kami ngayon ay lalapit. Ako ngayon ay lalapit. Praise the Lord. Unang lumapit ang Diyos sa atin. Ang response natin ay lumapit sa Kanya. And then yung inawit natin, the last song, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Lagi kong kinukwento last time yung janitor preacher na wala siyang masyadong maipipreach, pero bandang huli ang kanyang binigkas, namatay si Jesus sa krus para sa iyo at para sa akin. At inulit na uli, tumungo ang mga tao at sila'y umiyak dahil napakinggan nila na alala muli nila ang ginawa ni Jesus Christ sa kanila. And it is true na very reviving. Every time we sing, every time we listen, every time na mabasa natin ang katotohanan na namatay si Jesus para sa iyo at para sa akin dahil sa kanyang pagmamahal. Can you say amen to that? At ito yung kailangan ng mundo. Ang maranasan nila yung pagmamahal, pagpapatawad, pagyakap ng Diyos. John the Baptist declaration, behold, the Lamb of God, is more than a statement. It is a powerful invitation to recognize the one who alone can redeem and restore. Jesus, the spotless Lamb, was sacrificed to bear the punishment for our sins, offering us the only way to be reconciled with God. Walang ibang paraan that we can be reconciled to God or with God. Jesus Christ, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So ito yung pinaka-central message ng evangelism. That in our sinfulness, we desperately need the salvation that only Jesus can provide. Si Kristo lang ang pwedeng magbigay ng solusyon ng kapatawaran ng ating kasalanan para sa ating kaligtasan. So in our evangelistic efforts, the message must always center on Christ, who He is, and what He has done for us. We do not preach ourselves, our moral standards, or our religious traditions. We preach Christ crucified, risen, and reigning. Siya yung solution ng problem of sin. He is the hope for the lost, the light in the darkness, and the only way to eternal life. To evangelize is to lift up Christ so that all may see and come to Him for the salvation they so desperately need. Ang ibig lang sabihin nito, ang pinaka-central message ng evangelistic message natin, sino? Si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus. Siya lang yung pag-asa natin para sa kaligtasan. Noong isang araw, nagkukwento si Lynette ng kanilang pinag-aralan about Gilgamesh. Okay? Epic of Gilgamesh. Pagkatapos, yung search for eternal life. Gusto nilang magkaroon ng buhay na walang hanggan. And then naalala ko, meron ding Chinese emperor na sa hangad niyang magkaroon ng eternal life, nagpahanap siya ng
kung ano yung pwede niyang mainom hanggang sa bandang huli, uminom siya ng yung mercury at doon siya namatay imbes na magkaroon siya ng eternal life. May mga discoveries now na mga tao noong araw, lalo na yung mga paraon, pag namatay sila, nilalagyan pa sila ng mga pinapatay din yung ibang mga hayop nila, minsan katulong nila, slaves nila, yung ari-arian nila nilalagay kasi gagamitin nila for the next life. So meron silang idea na mayroong next life. Generally, may search ang tao about eternal life. At yun yung dinala ni Jesus Christ. Na yun din ang nais niyang dalhin natin sa marami. Okay, so yan po ang pinaka-message ng evangelism ay Jesus, the Lamb of God. Yun po yung ginawa ni John the Baptist, pre-present niya si Jesus Christ as the Lamb of God. Yun din yung challenge sa atin. Ang message natin si Kristo at ang kanyang ginawa. We can testify sa ating buhay ang ginawa niya. Pero ang bida ay si Jesus, hindi tayo. Can you say amen to that? Ang pangalawang point natin, the act of evangelism, pointing people to Christ. Itinuturo natin ang mga tao kay Kristo. Yun po yung ginawa ni John. Basahin natin uli yung passage natin. The next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." Okay? Ang ginawa ni John, he pointed Jesus Christ. Meron siyang dalawang disciples, kanyang mga tinuturuan. Pero instead na i-point niya yung sarili niya, sabi niya sa kanyang mga disciples, "Look, the Lamb of God." Earlier sa baptism ni John, baptism ni Jesus Christ sa John 1:29, makikita rin natin yung passage na Lamb of God. "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Yun ang sinabi ni John habang siya ay nagbabaptize, and ibabaptize niya si Jesus Christ. Nung parating si Jesus Christ, sabi niya, "Look, the Lamb of God." Okay? So, pinapoint niya yung mga tao kay Jesus Christ as the Lamb of God who takes away the sin of the world. And then sa John chapter 3, verse 30, sabi niya rin kay Jesus Christ, "He must increase, but I must decrease." Makita natin yung humility ni John the Baptist. At that time, he was famous. Ang daming dumarating para magpabaptize sa kanya. Pero hindi niya tinake advantage yon para sabihin niya, "Tingnan ninyo ako." Hindi. When Jesus Christ was coming, he pointed people to Jesus Christ. "Look, the Lamb of God." Kahit yung kanyang malapit na two disciples, he pointed them, he led them to Jesus Christ. John the Baptist's simple yet profound act of pointing to Jesus and saying, "Look," captures the very heart of evangelism. His message was not a call to follow himself, nor was it an invitation to join a particular group or adopt a set of rituals. Instead, John's singular focus was to direct others' attention to Jesus. This is the essence of evangelism, not drawing people to ourselves or to our churches or to our religious practices, but directing their gaze to Jesus, the source of life and salvation. Tayo po yung taga-point kay Jesus Christ. Whether they attend our church or they will attend others, ang mahalaga, we point to Jesus Christ.
Mamaya tingnan natin yung halaga ng church din, ano, on the area of discipleship. Now, next, may isang ito si Tim Tebow na anak ng missionary sa Pilipinas, Baptist Group. Later on, naging very famous sa Amerika sa football. Okay, pagkatapos na-focus ng TV yung mukha niya kasi John 3:16 sinulat niya. Yung mga tao naging curious, lalo na yung mga hindi mananampalataya, sinearch nila sa Google John 3:16 and ayon sa report about 92 million ang nag-search ng John 3:16 just after na makita yung mukha ni Tim Tebow sa TV. Here is an athlete. Ginamit niya ang kanyang pagiging atleta, popular, to point people to Jesus Christ. Pag nabasa nila yung John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." We must recognize that evangelism is not merely a human endeavor. It is at its core a divine work carried out by the Holy Spirit. In reality, ang evangelism, gawain ng Diyos. Instrumento tayo. The Holy Spirit is the one who opens eyes to see Christ, softens hearts to receive His message, and empowers life to follow Him. Without the Holy Spirit, our words are just words, and our efforts fall short. It is the Spirit who convicts, converts, and comforts. Praise the Lord. At ang evangelism talaga, ang kaligtasan, ay gawain ng Holy Spirit. Tayo ang kanyang instrumento. Ang gagawin lang natin to share, baala na yung Holy Spirit gagamit kung ano man yung sinare natin para sila ay maligtas. Our role in evangelism, therefore, is one of cooperation with the Holy Spirit. Nandun yung consciousness natin na kasama natin yung Holy Spirit when we share the Word of God. Like John the Baptist, we are called to be witnesses who point people to Christ. We must rely on the Holy Spirit to guide our words, to create opportunities, and to prepare our hearts of those we speak to. As we share the gospel, we do so in partnership with the Spirit, trusting that He will accomplish the work of drawing people to Christ. Alala ko si Pastor Abet nung siya ay nag-aaral sa PTS ng education at that time, Bachelor of Education, Elementary Education. Tapos, yung mga friends niya, narinig nila yung sinasabi niya, "Ako ay sagrado katoliko." Merong evangelistic activity. Yung ilang students ng PTS ay pumupunta sila sa public schools kasama yung isang Amerikano at ilang mga Pilipino doon na mag-evangelistic sila. Mag-evangelism sa mga classrooms. Pagkatapos, si Abet sumama. Hindi pa siya mananampalataya at that time. Pero nagugulat yung kanya mga kasamahan kasi ang tagal niya sa classroom nag-share. Okay, meron silang tracks. Ang sineshare nila yung una si Manny Pacquiao na kwentong conversion, then yung si Nick Butchikik. Okay, malapit ng butiki. Okay, yun yung buhay niya. Paano sila nakakilala sa Panginoon. After ng gawain nila, umuwi si Abet at nagtanong sa akin, "Pastor, paano ba magbago ng relihiyon?" Okay. Ang nasense ko, ang Holy Spirit ay gumagawa sa kanyang buhay. Siya ay nag-share. Sineshare niya sa iba. Yung Holy Spirit gumagawa sa kanyang buhay. Ang nangyayari, ini-evangelize siya ng Holy Spirit. So ito po yung power ng evangelism, ang Holy Spirit. We just share
Kahit hindi tayo mananampalataya, later on baka mananampalataya na rin tayo. Kasi syempre, ang sineshare natin is about Jesus Christ and the Holy Spirit is working. Yung last point natin, sabay-sabay nating basahin yung last point. The motive of evangelism, leading people to follow Christ or Jesus. Sa verse 37 ng passage natin, sa next na slide, sabay-sabay nating basahin. And when the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Okay. Yung two disciples of John, na dating sumusunod kay John, ngayon sumusunod kay Jesus Christ. Alright? Sa following verse, sa verse 40, sabi dito, Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard John's testimony and followed Jesus. So sa two disciples na yon, nabanggit very clear na isa sa two disciples ay si Andrew, na later on naging disciple ni Jesus Christ. So dati siyang disciple ni John. Then later on naging disciple ni Jesus Christ. At yung isa, sabi ng mga scholars, most probably John the Beloved, yung isa doon sa dalawang disciples. So, Andrew and John. Former, ang sinusundan nila ay si John the Baptist. Pero later on, they followed Jesus Christ. Ang evangelism, nung sila ay makakilala na, nakilala na, nakita nila si Jesus Christ, dapat they should follow Jesus Christ. Can you say amen to that? Maging Christ-like. Kasakasama nila si Jesus. Mag-grow sila kay Jesus. The ultimate goal of evangelism is not merely to make converts but to lead people in a lifelong commitment to follow Jesus. Hanggang ngayon, matagal na po tayong Kristiyano, tayo pa rin ay sumusunod kay Jesus Christ. Lifetime yung discipleship. Kung meron man tayong na-evangelize, dinidisciple natin sila to be lifelong disciples of Jesus Christ. Evangelism that does not lead to discipleship falls short of its true purpose. Our desire should be that those we reach would move beyond mere admiration or intellectual agreement to embrace a committed walk with Christ. True evangelism invites people into a relationship where they continually learn from Jesus, grow in His likeness, and are transformed by His presence. It is crucial that new believers are nurtured and discipled to ensure ongoing spiritual growth. Discipleship is not optional, it is essential. This involves intentional follow-up where new believers are guided and encouraged in their faith journey. The local church plays a role in this process, providing a community where believers can be equipped, supported, and held accountable. And new believers must be trained and equipped for ministry so they too can participate in the mission of the church. Napakahalaga po mga kapatid ang role ng church, local church, para itong mga new believers, ma-disciple sila at magpatuloy sila at sila rin ay mag-disciple ng iba. Mahalaga po yung role ng local church. Tingnan po natin yung picture na ito, halimbawa. Okay, ito ay nangyari kahapon kina Brother John, bahay ni na Cyril. Sila John at saka Cyril, they are new believers. Right? Pagkatapos, nag-start sila sa Bulacan, napadpad sila sa kulto, pero inabot sila ng Panginoon through yung victory na church doon. Pagkatapos, napadpad sila dyan sa may Lancaster.
Pagkatapos, nadadalaw natin sila, umaattend sila dito sa church natin. Kung mawawala sila sa local church, magiging stunted po sila. Okay? Hindi sila mag-grow. Kaya tama po yung ginagawa ng ating care group na umiikot, lalo na sa mga kapatid na mahihina or bago, para sila ay maabot, mapalakas, ma-encourage na pumunta sa simbahan para mapalakas. Kasi ang picture ng local church gathering, yung worship and fellowship natin, parang yung mga call or baga na umaapoy. Diba? Pag tinanggal mo yung isa dito, sineparate mo, later on, hindi na siya aapoy. Okay? So, yun yung illustration, yung halaga ng ikaw ay kasakasama sa local church, sa gathering, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi ikaw ay napapalakas. Maalala ko nung ako ay bata-bata at bago, at that time, hindi pa cellphone, yung Bible, ano yung Bible, ganyan. Ni-encourage kami, dalhin namin yung Bible namin. Kaso nga lang, nahihiya ako yung Bible ko kasi makikita ako na maraming tao. Kaya meron ako maliit na Bible. Okay. Itatago ko dito or ibubulsa ko kasi nahihiya ako eh. Okay. Pero very interesting, after ng simba, bakit ako'y malakas? Bakit ako'y masaya na ilabas ko yung Bible ko na hindi ko na ikinahihiya? Bakit? Kasi galing ako sa fire. Nandun yung meeting of the brothers and sisters. Hindi ako nag-iisa na mananampalataya. Ganyan po kahalaga yung we gather. Lalo na yung mga bago to be discipled, to be on fire. Para hindi sila manghina. So mahalaga po yung ginagawa natin, no, umiikot tayo. Ang kita ko, limbawa, si Sister Rio, dati, wala naman dito sa church yan eh. Okay. Okay, yung dati, pag nagpa-picture siya, pataasan ng bewang na gano'n, ano, yung bang, pagkatapos, kinukwento niya yung buhay niya noon, ano, yung ginagawa niya. Pero, as months and years, siya na pala yung presidente ng women's, treasurer pa. Okay. Ibig sabihin, gawa ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay at siya mismo, she is cooperating to participate in the local church na gawain. Kasi kung hindi ka nagpa-participate sa local church, minsan pag nasa labas ka, manghihina ka talaga eh. Laging kwento ni Elder Rick sa akin yan eh, pag nandun siya sa kanyang trabaho, okay, pagkatapos mahirap talaga yung nasa labas ka, no? Yung bang daming temptation, iba yung kanilang values, iba yung buhay nila. Okay. Kaya napakahalaga yung local church sa isang disciple ni Jesus Christ. Kaya po, tayo ay humahayo at we are visiting them, dinadalaw natin through our care group, pero at the same time, dinadala natin dito para mapalakas sila. Mga kapatid, yan po ang mission natin, ang tawag ng Diyos sa atin. Evangelism is the beginning of a journey that leads to discipleship, where following Jesus becomes a way of life. Our motive must always be to see people not just believe in Jesus, but to follow Him, learn from Him, grow in relationship with Him, and then serve Him. Maglingkod din kay Jesus, di ba? May we, like John the Baptist, always be ready to point others to the Lamb of God with hope that they too will follow Him and serve Him. Meron akong napanood na movie sa airplane. Ang title is Jesus Revolution. Very interesting kasi ito yung mga hippies noon
sa USA, yung pinaghahalo nila yung drugs, music, pagkatapos yung rally nila ay peace, ano, mga ganon. Pero may isang nakita niya kung ano talaga yung hinahanap nila. Ang sabi niya, they are really searching for God. Kaya, ginagamit niya, yung damit niya, damit nila na unconventional, nagsusuot na rin siya ng ganon habang sineshare niya yung gospel sa kanila. Nung dalhin niya sa simbahan sa local church, may mga ayaw. May mga ayaw kasi bakit ganyan yung kanilang itsura? Ano? Okay. Yung music nila, ayaw din nila. Ano? Pagkatapos yung hindi pang church. Sabi nila, hindi pang church. Pero yung anak ng pastor, sabi niya sa tatay niya, tatay, kaya nga nauubos ang member dito sa church. Bakit? Hindi kayo marunong mag-evangelize sa labas. Hindi nyo alam yung lingwahe nila. So na-challenge yung tatay. Winelcome sila. Hanggang sa later on, naging mega church yung simbahan na yon. Kasi natutunan nila na abutin ang mga taong itong naghahanap gamit ang kanilang music, kahit pananamit, lingwahe, hanggang marami ang na-convert sa kanila. Yung ibang ayaw ma-convert, sa history, marami sa kanila nagpunta ng India para maghanap ng enlightenment daw doon. Ano? Pero marami sa kanila ang naging Christian at isa ito sa naging revival sa Amerika. Marami sa kanila ang na-convert. Ang challenge ko sa mga kabataan, minsan limited kami na mga may edad na, no? Okay. Kung paano i-communicate yung gospel sa mga kabataan. But you have your way. You can do it. Ang hinahamon ko, mga kabataan na magpatuloy. Yung mga katulad namin, palipas na. But the mission must go on. Kayong mga kabataan, you have to learn how to bring the Lamb of God sa mga tao, sa mga kabataan. Magpapatuloy po na kayo ang gagamitin ng Panginoong Diyos para in your generation, marami pa ang mag-worship, makakakilala sa Panginoong Diyos. Gusto kong ipag-pray ang lahat, lalo na ang mga kabataan. At hinihiling ko ang music team, awitin natin yung Lead Us to the Cross. While I pray, we pray for these young people, commissioning them to be evangelists, to be witnesses sa ating kapanahunan.